Hello everyone. Okay, so next topic tayo sa ating under ng magnetic units. Okay. So magnetic units. Okay, so dito sa magnetic units, ang pag-aaralan natin is yung tinatawag na absolute permeability. Okay, so absolute permeability. Okay. So, simply ganyan. Yan. Okay, so kapag relative permeability, tatandaan nyo is ganyan. Okay, so kapag naman ganyan, yan yung tinatawag na permeability na may kinalaman sa permeability of air. Okay, so ito yan, isang maliit na bilog. Okay. Okay, so dito, again, is pag sinabi nating permeability, ito ay the ability to concentrate magnetic flux. Okay, so tatandaan nyo yun. To concentrate, ability to concentrate. Concentration. Concentrate. Okay, so permeability. Okay, so dito i-discuss ko yung relation ng flux density at field intensity. Okay, so sa permeability kasi, ang pinaka-formula niyan in BH or B over H is yung relation niya, no, yung relation ng magnetic flux over yung, flux density over yung ating field intensity. Okay, so ito ay flux density, tapos etong H ay field intensity. So, flux density, field intensity. Okay, so, ito ay absolute permeability in V over H. Okay, so, yung isang formula naman is, so, may kinalaman sa relative permeability, nakamultiply siya sa pinaka permeability of air, vacuum, or space. Okay, so, tatandaan nyo itong dalawang formula na to. Okay? So, pag-usapan natin yung unit. Okay? So, tanggalin ko lang itong iba. Okay? So, again, sa formula natin. So, tatandaan nyo to. So, yan. So, absolute permeability in B over H. Tapos, yung isa ay permeability. May kinalaman sa material, ano, relative permeability, nakamultiply siya sa permeability of air, vacuum, or space. Okay, so sa unit, so umpisa natin sa in MKS or slash SI. Tapos in CGS. Okay, so meter, kilogram, second. Centimeter, gram, second. Okay, so sa B, of course, ang ating B, kung man inyong matatandaan, flux density, ano? So ang formula niyan is yung number of magnetic field lines per yung area of a section perpendicular sa direction ng flux. Okay, so area. So since naka MKS tayo, so ang ating field intensity is Weber per meter square. So in MKS slash SI. Tapos ang pinaka ano nito is in Tesla. Okay, so in Tesla. Or simply T. O kaya sila sulat na natin in Tesla.
So, kapag Tesla, Weber per meter square. So, kapag naman in CGS, siya naman ay Maxwell. Centimeter naman siya. Centimeter square. Or in Gauss. Okay, in Gauss. So, tatandaan nyo yan. Okay? So, sa H naman, so sa ano naman tayo, field intensity in MK slash SI. So, of course, ang ating unit dyan is ampere turn per meter. Ampere turn per meter. At kapag naman, in CGS, so ang ating pinaka field intensity, field intensity ay O wasted. Okay, so simply O, let tapos small na E. Okay, so O, E. Okay, so kapag B over H, so kapag B over H in CGS, so ang gagamitin nyo is Tesla na lang. No? Hindi nyo nisusulat yung Weber per meter square. So ang pinaka simply is Tesla over ampere turn per meter. Okay, so dito naman is sa H naman, sa B over H naman is ng in ng CGS B over H in CGS is simply Gauss over OE. Okay, so B over H. So tatandaan niyo to ha. Ito ang mga formula natin. In SI, in MKS. Tapos dito, ganun din. Ayan. Okay, so tatandaan nyo yan. Okay, so dito natapos na tayo dito. So, ito naman ang pag-usapan natin. Okay, so tanggalin ko lang ulit to. Okay, so yan na lang ang tatanggalin ko. Ano? Okay, so absolute permeability. So, ang ating relative permeability is yung ano, no? Yung may value yan, yan ay nakadepende sa material. Halimbawa, yung material mo na ginamit is steel, meron siyang relative permeability na 600. So, may mga ganun value, ano? So, yung ating tinatawag na ferromagnetic, paramagnetic, at diamagnetic. So, halimbawa ay steel, meron niyang value. Okay? So, sabihin natin na 600, like for example. Okay? So, sa absolute, dito naman sa permeability of air, so, in MKS, ang ating permeability sa air, so, yan, ay 1.26 times 10 raised to negative 6. Okay, so since in MKS, so ang pinaka unit mo niyan is T over ampere turn per meter. Okay, so in CGS naman, ang pinaka permeability of air niyan is simply 1. Okay, so 1. Tapos, ang unit niya is G, Gauss over Oersted. Okay? So, yun lang naman ang inyong mga kailangang tandaan. Okay? So, sa permeability, sa air is 1.26 times 10 raised to negative 6. So, ang unit niya is Tesla per ampere turn per meter. Tapos sa atin naman dito sa in CGS naman is simply 1. Tapos ang kanyang unit is Gauss over Oersted. Okay? So yun, so ganun lang kadali ang ating mapag-aaralan dito sa under permeability, relative permeability, at yung pinaka-back permeability na may kinalaman sa air, space, or vacuum. Okay, so yun. So, sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Kung meron kayong gustong itanong, kung meron kayong gustong idagdag, sabihin, pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment box. Okay, so yun.